307, nung huli kong sumpong yung 370 ang aking sugar. 370? Oo, tapos ang aking BP 220 over 120. Ang iniinom ko, nagamot, nagme-maintain ako ng Norvas at saka Kabaysa. Losartan. Minimaintain ko. Tapos sa diabetes ko, Diamicron at saka Metformin. So, apat ang iniinom nyo? Sa isang araw? Sa isang araw. Ilang beses nyo? Eh, yung ano, yung Norvas at saka yung Lodger, isa lang, minsan lang isang araw sa umaga. Tapos, yung Diamicron ko, dalawa lang sa umaga. Tapos, Metformin na 3 times a day. Ang gastos. Pero nung ako hindi pa ako umiinom ng herb ng RAS. Kahit na umiinom ako sa butika, ano pa rin yung pakiramdam ko? Iba, hindi ako, nang hinaba ako, hindi ako nagkatrabaho. Gusto ko pagising ko, parang hindi ko na kayang tumarabaho, yung mahihang hinaba. Nung umiinom ako ng herb, mga ilang ano lang, ay, malakas ako. Oo, at saka yung aking sugar ngayon, alam mo, nagpa-test ako ng isang araw, 120 na lang. 120 na lang? 120 na lang. Alam na ako iniinom na gamot, kundi yun lang. Tapos kamo, ginawa ko pa ngayon na once a day na lang, tuwing umaga pagkagising. Alam na ako gamot eh, mga dito ko, mga dalawang inin na lang. Baka ilang bote mo kayo bago nalapan ako? Sinumpong kasi ko na motik na ako ng hospital, binili ko ng mister ko. Hindi ko muna, nakadalawang beses na yata akong uminom. Tapos ininto ko kasi, bakit ako ganun yung nararamdaman ko? Eh dahil nga ako marami kong iniinom, baka hindi maganda yung sabay-sabay. Muna akong gamot sa butika ang ko, iininom ko. Eh, tapos, ganun din, wala din. Kaya bumababa yung presyo ko hanggang 138 eh, pinakaano. Yung sugar ko, ganun din, 144, ganun. Tapos, nung huling, 160 yata. Hindi din. Sinubukan ko yung herbal. Yung nawa ng disi, yun na lang iniinom ko ngayon. Once a day pa? Oo, once a day pa. Pero nung nagsimula kayo, once a day na? Ay, hindi. 3 times a day. Kaya nga lang ako nag-once a day, wala na nga eh. Eh, wala pang pera. Kumuha nga lang ako kay paring ato muna eh. Hindi pa kasi dumadating yung padala ng anak ko, kaya... Pero nung dati, paano yung mga pambili niyo ng gamot? Yung mga, mas mahal yun? Oo nga. Ganun yung kaya nga sabi ko, paano kang mag-maintain ng gamot eh? Pag may pera, bibili ka ng gamot. Pag wala ng pera, hindi na naman, di wala din. Eh, maganda yung... Mas nakakamura kayo sa herbal. At saka mas maganda yung maging pakiramdam ko nung sa herbal. Sabi ko nga, lahat nga ng mga nakakausap ko, ay napakahusay ka ako. Ngayon ka ako, malakas ako. Dati maglaba lang akong konti talagang, tapos lumakad lang ako para ba akong hinang-hina. Eh ngayon, ay malakas. Kahit lahat ginagawa ko na, wala nang problema, wala nang masakit. Pagising mo, yun yung... Oo, basta pagising ko pa lang, yun na iinumin ko, wala pa akong kinain kahit hindi ako nagmumumog. Iinom na kagad ako, hindi ko nakakalimutan basta umaga. Eh ngayon nga, ginawa ko na lang na minsan. Eh pagka may pera ulit, di gagawin ka dito tayo sa din. Kaya nga, kasi kaya ko ay paring ato, kinuha ko lang yun. Kasi yung isang kaibigan ko, ikinuha ko rin. Meron siyang bukol naman ako dito. Eh gustong-gusto din niyang ituloy. Ang ganda-ganda ng, ang ganda daw sabi niya. Noong una daw inom niya, sakit. Ang laki kasi ng amin niya dito eh, ang laki. Sumakit daw, talagang sumakit siya. Tapos siguro mga 5 days na daw siyang nakakainan. Tapos mas mga katawan niya, nawala na daw. Pero yung bukol wala? Meron pa. Pero maliit na? Malaki. And lumalambot. Ah, baka yun. Pawala na kasi parang umalis na yung toxins sa katawan. Marami nga akong, basta nga may nakausap ako nung isang araw nga, pinupuntahan ako dito nung Taganyedes eh. May seminar daw sa gamot. Ang gamot naman yung herbal din. Yung daw... Ang Amerikano daw ang magpapatotoo na talagang nakakagaling. So sabi ko, hindi na ako magpapagaling kasi marami na din ako nasubukang herbal. Mga mamahalin pa, mga forever living na yan. Pero dito ako talaga guminhawa sa
Sabi ko, hindi na ho ako, tama na ho sa akin to ako. Ilan taon na po kayo ngayon? 50. Magpi-51 na ako sa May. Larry, sa ano sila? Mister ko, umiinom din siya eh. Diabetic din eh. So, parang schedule ng diabetic? Oo. Sa herbal. Ay, baby. R-E-X. Mama ka nga kay Lola. Ana. Ang laki ng ang buong pangalan niyo is? Josefina Villanueva. 51 years old. Oo. 51 sa May. Tumawag ako. Oo. Eh, yung hanto sa kabalatuan. Sigurado yun, umiro sa bukas na maga. Sigurado. Marami tao. Zero talaga nga yan. Madali ang nilabag na yun. Oo. Sabi ko nga sa iyo eh. Kaya nga sabi ko nga wala na akong tiwala sa mga herbal na yan. May ininom pa ako na isang galon eh 1.5 na napakasama ng lasa. Tubig lang siya. Pero pag nasa bunganga mo na maano mapakla na hindi mo matanto. Yung tas forever living, yung maliliit na parang lumot na hindi na matanda, marami na akong ininom talaga mga herbal. Tapos meron pa yung 350 din isang ganyan na takip. Taga Novaliches din yun eh. Yun, uminom din ako nung balaling. Sabi ko, hindi na ako naniniwala sa mga herbal. Ayoko nakaka. Pero nasubukan ko yan talagang. Bumilib ako. Oo. Sabi ko nga sa mga nakakausap ko, sabi ko, eh hanggang kailan ka eka iinom? Eh sabi ko, ako hanggat kaya ko, iinom ako. Dahil, gagawin ko na lang akong parang vitamins. Kahit minsan na lang sa maghapon, pero hindi ko iinom. Dahil talagang napakalaki ng iginhawa ko. Oo, napakalaki talaga. Ay, nung hindi ako umiinom, kahit umiinom, sabi ko nga, kahit umiinom ako ng gamot sa butika, nararamdaman ko, hindi, ano, lambot pa rin ako. Ibang pakiramdam ko. Nung uminom ako niyan, ay. Alakas ko, sabi ko nga sa'yo. Nahanap na ako ng mga anak ko ng kasama eh, para hindi na doon ako maglalaw ka, no? Eh, ngayon, ah, maglaba ako ng marami. Makikita rin sa tibetyo ako naman. Ay, lang muna. Ano, nasa totoo yun, Lola. Abay, bakit kita, kagay ng pagkagay, pinanood niyo sa akin, yung ilang taon na po kayo? 66. 66 pa lang kasi sa adyo.